Hi guys, bonjour. Welcome back to my channel. I'm Daisy Twit. Ayan, gumagala na naman po kami dito sa Alberta. And this is our last stop dito sa Canmore. And yan, naghahanap po kami ng makakainan dito. And ayan, bago kami kumain, mag-park muna kami. So, magbabayad kami ng parking. So, bali madali lang dito magbayad ng parking, guys. So, para lang siyang ATM machine. Ilalagay mo lang yung, plate number ng sasakyan mo, and then lalagay mo kailang oras ka magpo-park, at ayan, pwede mo i-scan yung payment method mo at pwede mo na siya i-print, at kapag na-print mo na siya, lalagay mo siya dun sa salamin ng sasakyan mo. Ayan, nakapark na kami, kasi pag hindi ka nagbayad ng parking dun, pwedeng mato yung sasakyan mo, pwedeng hilahin, tanggalin sa parking pag hindi nila nakita yung resibo na nagbayad ka ng parking. So ganun dito, guys. So, bali, ito nga pala yung downtown, pinaka-downtown ng Canmore. So, dito maraming pwedeng kainan, kaya dito kami nagpunta. As you can see, guys, ayan, nag-snow siya, tapos may windy pa, kasamang hangin. Nung nasa Pilipinas ako, akala ko masarap yung snow. Hindi pala. So, umpisas talaga masarap, pero pag nababad ka talaga sa lamig, no, it's not healthy. Ayan, di ba, lakas ng hangin, lakas ng snow. Sumasalpok yun sa mukha namin. At itong Beaver Tail, isa na nga ito sa gustong puntahan ni ate. Gusto niyang tikman kasi ito pinaparoon niya lagi sa YouTube. So, nung pumunta nga kami, ayan, may mga pila nga. At most of them are Canadian. At this very moment, this is the dream come true para sa ate ko. Ayan, saya niya. So, ang Beaver Tail nga pala, guys, is the makers of the world-famous Canadian pastry and snacks since 1978. Wow, ang taray. Worldwide pala ito. So, meron din silang brands sa USA, Dubai, Japan, France, and Mexico. Tapos, marami silang flavor, guys. Tapos, depende sa'yo kung gusto mo lagyan ng ice cream. And marami din silang flavor dito na ice cream. Then, dito sa area na to, dito sa pick up, makikita mo talaga na actual na ginagawa yung order mo. Bali, pinaka-base na yung dough niya. Then, marami silang ilalagay ng toppings and sa ibabaw yan. Ito, in order ni Dina is pistachio. At ito naman yung in-order ni ate ng Bananarama. Meron siyang choco hazelnut and syempre banana at the toppings yan. Masarap. Yan, natikman ko yan. Natikman ko rin naman yung pistachio pero mas nagustuhan ko itong Bananarama ng Beaver Tail. At ang price nga pala niya ay $7.80 and then hanggang $8. Depende yan sa mapipili mong flavor at toppings. Ayan, next stop naman tayo, guys. Dito tayo sa McDonald's. Yeah! Actually, first time namin kumain ng McDo dito sa Canada. Dito pa yan sa Canmore. Yay! So, bali, hindi naman siya naiiba sa Pilipinas. So, meron din siyang, ayan, yung kiosk nila. Dito ka mag-order. Tapos, pareho dito sa Pinas na meron siyang number. Ayan na, hintay mo rito yung number mo, yung number ng resibo mo para kunin yung order mo. Ayan, tapos napansin ko lahat, mostly ng mga crew nila ay mga Pilipino. And then, yung iba naman ay half Pilipino or mga Indian. No? Bali, ito yung order ko, crispy chicken. And then, burger din kay Bunso. And kay nanay ko ay burger din sa kanya and fries. Pero pagdating sa drinks dito, guys, self-service siya. So, ikaw ang magre-refill ng drinks na napili mo. And ako kasi ang in-order ko ay hot coffee. Si Ate Coke yata, tapos si Bunso ay orange. So, bali, isang order dito, guys, ay inabot siya ng $6 to $7. So, parang sa Pilipinas is nasa $200 plus din siya.
Pero sobrang lalaki ng ano nila dito. Kaya sobrang nakakabusog. Sinanay ko nga, hindi niya naubos yung bagay niya. Ayan, tinake out na lang namin. So, bali ito na yung aming last stop dito sa BAM. And hopefully makabalik kami ng summer. Ayan, kasi iba rin kasi yung ano niya, view niya kapag summer. Kumpara sa winter. Ayan, maraming salamat guys sa pagsama sa amin, for watching this far. At see you to the next vlog. Alapashin!